Ito po yung una ilagay ko na sticky pad na walang attractant. Eh, hindi po siya nakakahuli ng fruit fly. Ayan, mga ano lang, naliligaw na mga insekto. Pero yung pong nilagyan ko ng fruit fly attractant, ito po yan. Organic po yan, mga prutas po yan. Papaya, pipino, na nabublok. O ito po ang resulta. O ayan. Ang daming nahuli na fruit fly. Good morning, people. Isa na naman pong pinagpalang araw sa ating lahat. Isa na naman pong sayang tips ang ibabahagi ko sa inyo. Ito po ay ang DIY attractant at kombinasyon po ng sticky trap, insect trap. So, ano po ba ang advantage ng ginawa natin? Una-una po, ito ay organically produced. Ikalawa po ay gumamit po tayo ng mga recycled materials. Ayan, hindi ko pa po natanggal yung label. Max Low baka naman. At yung nga po, ang ano po nito, ang mga sangkap ay mga overripe na mga prutas na kulay yellow kasi po yung paboritong kulay ng mga insekto. Na-attract po sila sa kulay na yellow. At saka po yung kanyang amoy na nabubulok na. So, doon po sila na-attract. Kaya po, pwede po din dito yung mga kinainan ng mga insekto. Dahil ito po ay may sangkap din naman ng suka na organically produced din po. Pwede po sa niyog at sa sugar. Pwede po yung gamitin dito. Ikatlo po ay cost effective po ito dahil hindi na po ninyo bibilhin. So makakatipid po tayo dito. Ikaapat ay eco-friendly po ito dahil hindi po tayo gumamit ng mga chemicals. At number 5, sustainable po dahil yan po ay anytime na kailanganin natin ay available po yung mga materials dahil nasa paligid lamang po natin. So, ano po ba ang objective natin? Bakit po natin ito ginawa? So, mga kasaka, mga kasayang, kaya po natin ito ginawa ay hindi para po mawala ang insekto, kung hindi ma-reduce po yung population. Kasi po yung pagsobra na po yung dami ng mga insekto sa ating halamanan, eh natural, malaki pong damage ang magagawa niya. Kaya po gumawa po tayo nito. Is not, hindi po para sila eliminate kung hindi mabawasan lang ang populasyon nila ng para malimitahan din po yung damage at hindi naman masyadong malugi ang ating mga magsasaka. Dahil po dyan ay nag-conduct din po ako kasaka mga kasayang ng testing. Tatlong area po ang nilagyan ko. Unang-una po dito po sa area na malapit sa bahay na tinitira namin, nag-install po ako dito. Ikalawa po, doon sa area po na tinanima po ng dragon fruit kasi mayroon din po tayong mga halaman doon. At ikatlo, doon po sa area na tinanima po ng pipino, malapit sa ilog naman po yun, na nilagyan ko din po ng rampam. So, ang naging resulta naman po, napakaganda. Dahil ito pong malapit dito sa area namin, ang karamihan po kasaka, ay mga langaw dahil marami po langaw ngayon dito dahil malapit po sa mga poultry yun po kaya yun marami po ang natrap na langaw. So ibig sabihin po hindi lamang po ito sa pananim, pwede din po ito doon sa mga bahay, kaya po sa ating mga may bahay dyan, sa ating mga kasaka na nandyan lang sa bukid,
O kahit po doon sa lugar na nasa syudad, pwede rin po niyo itong gamitin. Pwedeng-pwede po. Prove na po namin. At ikalawa, doon po sa area na tinaniman nga namin ang mga laman, ay doon po, marami po nauli doon mga fruit fly at saka iba pang insekto. Pwede rin po ito doon sa mga ano talong. Kasi po, na-attract po sila doon sa loob at yung po mga gamo-gamo pumapasok sa loob. Yung po mga kasaka. Panoorin po niyo yung sa dulo ito dahil na nang makita po ninyo yung result at the same time paano ko po ba ito ginawa. Mga kasaka, nag-update din po ako dito nung resulta nung dragon fruit after 1 year nang itanim ko. Makikita po ninyo rito may mga na-harvest na ko although hindi pa po madami dahil 1 year old pa po siya pero very encouraging naman po yung result dahil malalaking bunga at matatamis. So ano bang hinihintay natin? Let's go! At dito po sa area na ito, dito ako maglalagay ng ano ng trap kasi nagtanim po kami ng ampalaya. Marami naman po siya na naging bunga kaya lang ayan oh, nakita nyo. Tinutusok ng mga insekto. So dito po ako maglalagay, titingnan ko ano magiging resulta. So nag-try po kasi kami ng ampalaya dito. So ayan, itatali ko lang po ito, yahang. So malamang nandito pa yung mga insekto. Kaya ito po yung area na paglalagyan ko ng ano. Para matest natin kung effective itong ginawa kong trap para sa insekto. Dalawa lang po muna ang lalagay ko. Wala. Dami naging bunga eh. Kaya na. Ano siya mo po kaya to? Isira ng ano. So dalawa lang po muna ilalagay ko. Pero once po na naging effective, eh dadagdagan ko po. Ah, ayan. So magtatanim po kasi kami. Ayan, ito po ay may tanim na rin ha. Na ano po yan, Baguio beans. First harvest po ng dragon fruit. Ayan o, may mga ilang piraso na ma-harvest. Ayan. Yan po. Mga pa isa-isa. Pero marami naman pong bulaklak. So, by next month, medyo siguro madami-dami na. At least meron na akong ma-harvest. Yan po yan. Yan, madami naman yung bulaklak. So, ayan po yung bulaklak. Next month po yan. Pero ngayon, pa isa-isa lang ang bunga. Pero maganda naman po ang laki. Ayan. Malalaki ang bunga. Dahil siguro, kukunti pa yung bunga. Kaya malalaki. Ayan po yung mga iba pang bunga. So baba mo ng konti. Huwag sa mata. So may malapit sa ano. Dito, malapit dito. Mga banda rito. Ayan. Ayan po. Hindi pa sanay. Kaya hawakan mo yung dragon fruit, malalaglag yan. Huwag sa tinik, dyan lang sa, ano, sa dragon fruit mo hawakan. Hindi pa sanay. Ayun, tapos yung pinakang gitna, dapat maputol. Hindi mo papasok. Nako, pasensya na po yung kutsilyo, yung ano. Nahihirapan na po yung dragon fruit. Ayun, nakuha din. At last. Ang galing, Igian. Very good. Po yung first harvest. 30 piraso ng dragon fruit. Malalaki po. Yan. Ang gaganda. Ayan. Ayan. Ayan kung gano'ng kalaki. More than half a kilo po nito.
So, ayan, majority po malalaki. Meron lang ilang maliit katulad nito. Ayan po. Pero okay pa rin yung size niya. Thank you, Lord. So ito naman po yung luyang itinanim namin noong ano, noong April. Ayan po, malalaki na. Oh. Maganda na. Dito po lahat yan. So, ganito po pag-harvest niyan. Gakat po dito, tapos dito sa kabila. Kailangan po ay may kasamang ano, stem. Ayan. Natitiran. Ganyan kasi po, para hindi siya masira. Hindi siya agad mabulok. Dalawa. Look. Ayo. Ngayon po, bibilangin naman natin kung ilan yung na-harvest. Last time po, naka-harvest kami na 30 pieces. Pero ngayon, medyo madami-dami. So, 4, best is 49. So next harvest po natin ay end of July. Yan. O yan. 23.2. Gusto ata ni Bomi. Second harvest. So tatlong area po ang nilagyan ko nitong ano, homemade na trap para sa mga insect. At yan po. Dito po ay sa ano, ayan, dadapo lang. Malapit po sa bahay namin. Ayan po ang natrap dito. Marami langaw. Ayan po. Ayan. So yung punlob niyan, yung ang ano natin, ginawa natin ng mga prutas na nilagyan po natin ng suka para hindi po mapuhay yung mga ano, mga uod. Kasi soft-bodied po yan pag nalagyan po ng suka, namamatay. At itong nasa labas po ay yung nga po, sticky trap o sticky pad. Yan, kahit po umulan, nakatrap pa rin siya. Yan, ang dami o. Panilangaw naman. Ito po ay nilagay ko sa puno. Sinabit ko sa puno ng guyabano. Ayan po. Yung puno ng guyabano. Ito po yung una inilagay ko na sticky pad na walang attractant. Eh, hindi po siya nakakahuli ng fruit fly. Ayan, mga ano lang, naliligaw na mga insekto. Pero yung pong nilagyan ko ng fruit fly attractant, ito po yan. Organic po yan, mga prutas po yan, papaya, pipino, na nabublok. O ito po ang resulta. O ayan. Ang daming nahuli na fruit fly. Yun po yung nanunusok sa mga ampalaya, bunga ng ampalaya at saka pipino. Ayan, ito pa po isa. Para maipakita ko lang na effective po yung fruit fly attractant na organic na ginawa natin na kombinasyon po ng sticky pad. Ayan. Ayan po yan. Oh. Ayan. So, ayan po yung mga ano, naninira po ng mga prutas ng ating halaman. So, ayan po, mababawasan po natin yung damage sa ating mga prutas.
So ito po yung ano resulta ng ginawa nating testing doon sa ano, ito po yung bali tatlong area po yung pinaglagyan natin na iba-ibang location. So ito malapit naman doon sa tinaniman namin ng ampalaya. Ayan, tingnan nyo, ang dami pong ano, ang dami insektong kumapit. Ayan. So very effective naman po. So ito yung ampalaya, oh, nabubulok. So ito po pwede pong, ayan, dito po kasi tumitira yan. Pwede pong ihalo yan dito. Ayan, oh. Para ma-attract sila. Ayan. Yan po ang ano niyan, oh. Yan na sa loob. Ayan. Ayan po yung ano, oh. Tingnan, wala namang uod. Wala, ano, oh. Ayan. Tapos meron pa dito sa kabila. Same result. Ayan din po, maraming insekto, maraming fruit fly na nakapit, nakakapit. Ayan. So, very effective naman po itong ano, attractant na ginawa natin. So, dadamihan na lang po namin ito para ma-reduce po yung population nila. Ngayon naman po, ang gagawin po natin ay ang paggawa ng fruit fly attractant. At para sa langaw din po kasi base po sa aming karanasan, pati langaw ay ano, kumakapit dito. So ang mga gagamitin po natin, mga prutas po na overripe at kulay dilaw. Ayan, katulad po nito, balat ng pinya. So ito po ang gagamitin at suka. Suka ito ng dragon fruit at saka po banana. Ayan, mukhang alak. So, ang first step po na gagawin natin, ito ay ating siwain. Ayan. Siwain na maliit, maliliit. Ayan. Ipon, lalagay po natin ito doon sa bote para magkasya siya. Kulay dilaw. Kulay dilaw po kasi na-attract ang mga ano, yung insekto na fruit fly. Tapos ganun din po yung ano niya, yung asim niya. Ayun po mga dahil kung bakit sila lumalapit. Gagawin po natin, ilalagay po natin sa isang lalagyan. Shoot lang. Ayan. So kahit ano pong prutas na kulay dilaw, pwede pong papaya, saging, yung ano, yung mga nabubulok po, ay pong overripe din na mga pipino. Pati po ang palaya kasi po naninilaw sila. So natap din po doon ang fruit fly. So yan po. Tapos ipiperment lamang po natin ito ng one day para mag-ano po siya, maglabas ng ano nung amoy na ano na maasim. Ngayon para hindi po mamatay yung ano, para hindi po uurin kasi po pag pinabayaan natin, magkakaroon po yan ng uod. Lalagyan po natin ng suka. Na siyang papatay doon sa uod kung sakali merong magkakauod yan. Kasi po ang suka ay acid po yan. Mamamatay po ang mga uod dito. Yan. So gano'ng karami. Hanggang makover lamang po. Kahit lahati lang po. Yan. Ito po kasi ay ano. Ang tawag dito. Madudurog din
Patagalan. Tuloy lang pa mangyayari niyan. Ayan. Tapos pipirmint po naman day. Tatakpan lang yan. So the following day, pwede na po itong gamitin. So ano po ba ang... meron po ako rito, finished product na. Ayan po. Halo-halo na po yan. Meron po itong papaya. May pipino. Ayan, kulay dilaw po. Ayan po ang magiging itsura niya. Tapos pag... Ang susunod po, nilalagyan po namin ng... ito. Sticky pad o... Na dito po kakapit yung... Mga fruit fly. Kulay po ang mangyayari niya. Tapos... Gagawa tayo dito ng... ano doon? Yung slot na papasukan nung... O lalabasan nung ano, nung amoy nitong attractant. So, yung pong asin niya, na manamis-namis, yung po ang nag-attract. At saka yung kulay dilaw po. Yan po kasi ang gusto ng mga insekto, yung kulay yellow. Especially po yung fruit fly. So, yan po. That's it. Yan po mga dragonfly. Ayan, dami ang nagliliparan. Sign daw po yan ng healthy yung ano environment, yung ecosystem. Harvest. Ngayon po mag-harvest tayo ng ano, ng baggy beans o pichuelas. Tawag po dito sa amin. Pichuelas. Yan po yun. Dami naman siyang bunga. So, yan po yung nakuha. Dito. Sa tatlong plat na 30 meters ng haba.